What? And ito na nga ang figure na re-review natin for today. This is the Bandai Namco Band Presto Monster Roar Attack Godzilla. And pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harap and sa likod and at the side, on the other side, and on top and at the bottom. Now, bago tayo mag-start sa review natin dito, special shoutout muna kay Biggie's Vlog na siyang nagpadala ng figure na re-review natin ngayon. Special shoutout sa iyo, bro, for sponsoring this video. Now, pag na-unbox natin siya, nandito pa siya na nakasupot. Kaya ngayon, i-unsupot na natin niya. And pag na-unsupot natin siya, may kasama lang siya dito parang stand niya. I think sa tail yata ito ikakabit or ipapatong dyan yung. Wala nang any details pa dito, kundi talagang simple stand na lang siya. Moving right along, nandito na ang ating Godzilla Minus One. Check muna natin yung kanyang detail. Ganda din. Maganda din talaga. Okay, grabe yung texture ng skin niya. Di mo alam kung mamamangha ka or medyo mangdidiri ka na eh. Kasi parang buhay na buhay talaga. So alive nung mga texture niya dito. Ang ganda. Although pagdating dito sa dorsal niya dito, parang medyo naguluhan ako. Kasi dito maayos pa yung mga dorsal fin niya dyan. Itong specific part na to, parang isang buo. Parang ano nangyari dito? Parang ganun. Parang nawalan ng details sa part na to. Ito lang naman, itong pirasong dorsal niya dito. Pero the rest is okay pa rin naman. And then, mapapansin natin yung mga weathering din na ginawa sa kanya dito. Okay din. May pagka-brown pa niya sa chest. May mga touch pa ng brown din sa ibang parts ng katawan. And yung pinaka-face niya, yan. Medyo mukhang duleng si Godzilla. Ang maganda lang is even yung mga small part ng mga ngipin niya doon. Talagang may pintura na white. Which is good for me. Mapapansin nyo rin dun sa eyes niya, yung color yellow yung pinaka-pupil ng mata. Not the black. Kasi pag tinignan mo dito sa harap, akala mo yung yellow yung outer nung mata and then yung black na yon yun yung pinaka-pupil niya. Pero, no. Yung pinaka-pupil niya pala is yung color yellow. Okay, so okay din naman yung pinaka-details niya dito. Then, para magamit natin itong stand niya, dito lang natin yan ilalagay. Paganyan. And then, yeah. So, yan ang pinaka-itsura dito ni Godzilla natin. Pag wala kasi itong stand na to, bumababa siya. Pwede rin naman, pero nakataligid na siya. And gegewang-gewang si Godzilla. Although, hindi mo pa rin maifa-flat yung pinakapaan niya dito sa harap. Kasi parang kulang. Kulang ng konti dito sa support. Dapat yata pag ganyan ng konti. Yan. So, kung hindi mo ipapantay, yan, pag ganyan ang lagay mo, para lang masuportahan yung tail niya, maifa-flat ng maayos yung mga paa niya. Pero kung susundin mo lang yung molding niya doon, tapos yun ang magiging support niya, medyo kulang. Wala na rin any articulation dito si Godzilla natin, and medyo matigas yung plastic niya. Now, para sa height ng Godzilla Minus 1 natin na to, ang height niya is around 6.5 inches. And i-compare pa natin siya sa iba pa nating figure tulad ng ating knockoff version na SHM Godzilla. Yo, pre! Kamusta no? Ayan ang comparison nilang dalawa. Yan, okay. Yan o. Yan sila. And ang ating knockoff version din, SHM Kong. And also our knockoff version, SHM na Mecha Godzilla. Our Triceratops Hammond Collection. Hammond Collection din, Dr. Alan Grant. And our Super Mario Bros. Bowser. So yan ang ating high comparison. So if you are planning to buy this, ang price range niya is around 900 up to 1,200 pesos. Depende na lang again kung saan specific copy kayo makakuha ng specific Godzilla nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating Band Presto Godzilla Minus 1. What do you think of this figure? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think maganda itong i-add sa collection mo kung meron ka ng ibang variant din ng mga Godzilla. And actually, depende yun eh. If you are into playing your figure tulad net
ito, I think dito ka sa SHM kasi dito talagang articulated lahat. Kung gusto mo lang din naman pang display and more on habol mo yung pinaka-look niya na pag naka-display na talagang astig tingnan, eh dito ka sa mga band presto naman na figure. Overall, okay naman yung pinaka-look dito ni Godzilla natin. Sulit din naman siya, even yung mga molds niya, yung texture ng skin niya. Ang ganda eh, talagang mafe-feel mo talaga na medyo matatakot ka rin kay Godzilla. Maayos din naman yung pagkaka-execute nila ng mga paints niya dito, especially pagdating dun sa loob ng mouth niya. Although, ang pinaka-downside naman sa akin is itong kanyang pinaka-stand. Kasi, again, kung wala itong stand na to, eh, ganyan ang pinaka-tayo nung Godzilla natin. Sana mas may magandang paraan pa na binaba na lang itong tail niya para yung mismong tail niya na lang magsusupport sa kanya. Rather than magdagdag pa ng another stand ng support here, kasi pag dinisplay mo siya, parang alam mo rin naman eh, na pang-support siya. So, for me lang, parang mas okay na wala na itong support and then yung mismong tail na lang niya sana nag-support sa kanya para mas mailapat niya ng maayos yung mga paa niya dito. Kasi kung gagawin natin ganyan na may effect na nakalutang talaga yung tail niya, mas okay yun. Pero medyo hindi possible kasi yung pinaka-weight niya nandito na yan sa likod ng tail niya. So, tutumba at tutumba talaga siya. And another thing dito sa stand niya, parang hindi ganung kasakto yung stand niya na pag nilagay mo siya dyan, talagang lalapat yung paa niya. Medyo kulang pa rin eh. At unless gagawin mo nga siyang ganyan yung pang-support niya sa likod, ayun. So, at least nakalapat na lahat ng paa niya. But then again, kung pang-display lang naman natin ito sa mga collections ninyo, I think maganda tong addition, lalo na kung lalagay mo lang siya ng spotlight. May mini diorama talaga kayo na nakapalibit dito kay Godzilla. Medyo maganda rin ang magiging dating niya.